For me talaga, I love being a leader po talaga. And nung during nag-aaral ko kasi informatics, ang laking factor ng informatics kung bakit na-mold ko ako na maging, kumbaga, hindi man po best, pero sabi natin better leader. I am Shiela Diane Parto, 21 years old and fourth year college. Sa ano na po ako, CBSU, Cavite State University. Yung strength ko po before is programming po. First ko po ngayon ay HM po. Nag-HM po ako. Hospitality Management. It's a curriculum po of HRM. Because of my friends din po talaga. Kasi sa mga nabasa po namin sa mga flyers, sa mga tinuro din po sa amin, sa mga sinabi din po sa amin, nainganyo na rin po talaga ako kasi hindi rin po ako ganun ka-computer literate din po talaga. Well, sa mga normal na student po, of course, na nervous talaga, no? Nakabahan po talaga. Pero sa mga professors, sa guards, sa mga, you know, yung mga tao po sa Informatics College Cavite, approachable sila at hinap talaga nila kami ng ano lang. Hindi sila yung parang masusungit, ganun po. Kaya yun yung impression ko din. Makakasama ko rin po talaga yung mga best friends ko rin po talaga from junior high school pa po na best friends. So, ano, sila rin po talaga yung mga memorable classmates ko rin po talaga. Kasi sa amin po kasi hindi po kami yung ano, yung parang iwanan. Kumbaga kung pare ako po absent, may mga naiwan akong activities, may mga naiwan akong assignments. So, nandyan sila to guide me. Wala po pong pandemic noon. Nung first year kami college na po nagka-pandemic. Pero nung journey po namin ng senior high school, okay po, talagang face-to-face po kami. Kaya ang dami namin ano, memorable experiences po talaga. Sa high school, na-feel ko na ano, na at home din talaga ako. Kasi meron po akong parang naging tatay-tatayan po na professor. Ang aming pong PE advisor before, na si Sir Arman. Siya po talaga ang, ano, ang memorable prof ko po before. Kasi, alam niyo po yun, hindi niya po kami tinuring as students lang niya. Pina-feel niya sa amin na we are a family. Sa informatics po kasi, nakita ko, although it's a private school, ang saya lang kasi nabibigyan nila ako ng ano eh, ng feeling na ang magandang attitude na towards the school. Kasi parang kumbaga sa isang school, hindi naman lahat kumbaga nabibigyan kasi ng opportunities po, di ba? So para sa kanila na bigyan nila yung part ng mga ganito para sa isang students, isang malaking factor po yun. Ang isang estudyante ay maging masaya sa journey niya na habang nag-aaral siya. So for me, yun po. Ano lang, support lang po yung parents ko. Kumbaga yung mama ko, sinamahan pa po ako na bumili ng uniforms sa informatics mismo. Then, yung mga kuha na ng card, nandun po yung papa ko, nakasama ko. Ganun lang po eh. Wala po yung ganun na nagsaset po ng expectations. Wala po. Yung supportive parents ko. Naka-air condition ng room eh. So, aside from that po, well, sa approach po ng mga professors, ng mga ano. Kasi sa informatics po, syempre hindi naman po ganun kalaki ang population ng students. Kasi hindi naman po ganun kalaki yung campus namin sa Cavite. Kaya ayun yung naging opportunity kasi mabilis kaming nakakausap namin agad yung mga professors namin kapag meron kami concerns. Kahit po yung dean namin, di ba? Pag may concerns po kami, ang bilis lang po nakakontakt namin, nakakausap po namin agad si sir. In informatics, hindi lang po ako eh, kahit po yung mga kaklase ko, na-feel namin yung parang nasa bahay lang kami nung nadood kami sa informatics. Parang friends lang kayo, parang family lang kayo. Huwag mo pong iset yung sarili mo na kumbaga nandyan ka lang, ito lang yung alam mo. Hindi po ganun eh. Kumbaga, itry mo pong i-open yung sarili mo sa new opportunities. Kasi pag yun po, pag pinakita mo kung anong meron ka at nakita yun ni informatics, talagang bibigyan ka niya ng opportunity. Bibigyan ka niya ng chance na mas ma-discover mo pa yun at mas mapalago mo pa yung learn yung meron ka.
leadership din ko talaga. Ang laki niya talaga na opportunity na mold niya yung pagiging leader ko rin po talaga.